Hi, for the vlog and share stories. Ganyan yung bike ko, dalawa. Isa at saka ito. So, for the vlog and share stories, gusto ko lang sabihin na ano, yung masamang comment o mabuti, wala pong pinagkaiba yung paboto sa mayaring channel. May Christmas kaya ako. Meron na akong Christmas. Meron pa ba? Meron pa pala. So, yun, nakatulong yung yung 5,200 na tulong ay tinatawag na tupad. Nagkaroon kasi ako ng tupad eh. So, syempre, meron yung ID number. Pero hindi ko na ipapakita yung ID number. So, nagkaroon tayo ng tupad. Ayan, So, syempre, sa likod niya yung address ko. Pero hindi ko mapakita yung address ko saan ako nakatira. And then, nakintulong siguro yung panghanap buhay. Nakatulong sa akin sa pambayad ng utang. And then, nakatulong dahil nakatulong din ako sa nanay ko. Nabigyan ko siya. Tanggal ko yung Christmas. And then, kaya naman ako nagpipismas kulungan ng isang ngipin yung ngipin ko kulang ng isa. And then, dapat nga, ang priority ko, magkaroon ako ng ngipin para hindi na ako madalas magpismas. Bungal kasi ako eh, bungi. So, yun lang. And then, yung time na yon tumaya ako sa loto. Sabi ko, sa loto, mababago ang takbo ng buhay ko dahil meron na akong pera. Madali kasi maging mabait sa kapwa at punong sa ibang tao, lalo sa magulang mo, kapatid, na pag may pera ka, ang dali na maging mabait eh. Kaso hindi ako pinalad na manalo. And then, nakatulong sa akin yung sabi nung classmate ko na pirmahan mo na agad. Kung sakali, meron na mawala man, hindi niya makiklaim yung loto kasi may pirma na siya. And then, ayun, kung nangyari yun, priority ko talaga ay magkaroon ng sariling bahay kasi naranasan ko yung pag magbalat-balat na kayo. O ayun, ganun, yung masabihan ka ng ganun. Then, ang hirap din yung hati-hati kayo sa isang contador, isang contador, hati-hati kayo, and wala kang submitter, and then, ang hirap nung yung bagang tulad-tulad ang linya ng tubig. Marami kami yung mga problema din sa buhay. And then, kinikwento ko to kasi danas ng isang taong nakaranas ng ito. Ang sitwasyon ko ay naranasan nyo rin yung tubo ng hose. Diba yung tubo? Ang pinakabutas niya nasa ilalim ng lupa. Kaya hindi tagas talaga. So, kailangan lagyan mo siya ng goma. Eh, kailangan sigsigin mo. Kasi yung binabayaran mo, hindi mo din talaga napapakinabangan. Kasi yung tubig, tumatagas dun sa hose dahil may butas siya. So, siyempre lumalaki yung gastusin mo, bayarin mo dahil nabibilang yan sa metro. Kaya ang hirap ng wala ka sariling kontador, hati-hati kayo sa isang metro, naranasan mo yung hindi ka makabayad ng bahay, nasasabihan ka ng may-ari na, ay, magbalat-balat na kayo, ganyan, malaki na itulong. Kaya tumaya na sa loto, pero hindi rin ako pinalad. So, bilang isang tao, sabihin, ay, born again ka, o katoliko, tumataya ka dyan, di ba ganda yan, o kasi may mga, lahat naman ng relihiyon, siyempre, bawal magsugal, pero yung hangarin ko, yung pagtaya mo naman sa, bawa yung banana, yung monkey, yung ganito, di ba, nakakatulong ka din naman, di ba, kasi meron din, tumutulong din naman ng PCS sa mga, tumutulong din sila sa mga, may mga sakit. So, meron din naman kasing yung pagbili mo ng ticket, nakakatulong ka din sa kapwa mo kasi yung mismo sila, tumutulong din sa mga sa may mga karamdaman. Sabi ko, kung nangyari yun, yun talaga yung gusto ko talaga. Madali mag-franchise ng negosyo eh. Yung time yung nanalo ko ng pangkabuhayan na talagang talagang yung nakaranas ako na para pang sakit ng yung bagong nanalo ka, tapos ang tagal bago yung ganun yung bagang yung takayan nun ako, sali ako ng sali sa mga contest kasi nagbabakasakali ako yung time yung taga di sa amin nanalo ng kotse, tapos yung kotse sigurado lang siya and nag siya ng
ng ano ng yung entry, tapos siya yung nabuno, tapos ginamit niya pang ano, pang negosyo. Mas na nag-expand yung hanap buhay niya, mas nakapag nakakuha na siya ng tauhan, pero hindi ko alam kung siya naniniligaw hindi. Ako naman, nung tumambay ako dun sa may tindahan, sabi ko, Tita Rose, ano, bibili na lang ako ng sigarilyo kasi nanay ko naniniligaw. Eh, ano yun eh, Camel? Camel nga yun, oo. Oh. Sabi ko, ano, ang gusto ko lang nun, manalo talaga ng pera o kotse. Kung manalo ako, ipapa-convert na lang siya ng pera. And then, sumali pa rin ako sa mga ibang mga contest, pero ang hirap kagaya nun. Ano, gusto ko manalo dun sa kay Rosmar, gusto ko manalo kay Alana, Ivana, pero hindi ako pinalad kasi ang dami mong gagawin, and then magdududa ka na rin kung yung ba sinalian mo talagang legit ba yon, kasi talagang ano ka, and then ano, sino pa ba yung vloggers na yan, pero hindi talaga ako pinalad. Sabi ko nga, may raffle ticket kami, eh sabi ko, bibili din ako ng ticket kung sakali yung manalo ako ng first prize. Yun, 9,000 din yun. Ano yun, gusto ko talaga magkaroon ng negosyo. And then, siyempre, matitigil na rin yung pagbablog, and then, hindi na siya yung madalas kong gagawin. Pupukas ka na. And gusto ko rin talagang umupa ng bahay na sarili ko. Marami naman akong gagawin negosyo. Bawa, magbebenta ako ng lupa na mayroong fertilizer, meron siyang carbonized rice hull, tapos yung mga ganun-ganun mga abono na yung ipot ng manok o ng baka, ganyan-ganyan. And then, bili ako ng mga ano, mga vegetable na ano, tapos mga mantika, yung bawang sibuyas, diba, mga ganyan. Eh, hindi ko ano, kasi wala akong sarili yung bahay. Nakikita lang ako. And more in focus ko talaga, mag-aral din talaga. So, yun yung aking ano. And then, so, hindi yung kinikwento ko lang yung vlog. Sa vlog ko yung ano. Pero, diba sabi, ay, masama yan, tumataya ka dyan, sugal yan, hindi yan kalooban ng Diyos, ganyan. Pero with that, yung hangarin ko talaga ay manalo. So, yun lang naman for the vlog. Sa video nito, yung masamang comment, mabuti wala po pinagkaibay yung pabalik ko sa my channel. Bye!